Good day po sa lahat. Ako po si Teacher Verlet, ang inyong guro sa MAPE. Bago magsimula ang ating lesson, ito muna ang ating virtual class rules. Una, ihanda ang iyong sarili at mga kagamitan para sa ating aralin. Maghanap ng lugar kung saan walang maingay at komportable ka para makapag-focus sa ating aralin. Manood at makinig ng mabuti. At ang huli, pagkatapos ng ating aralin, maaari kayong magtanong sa ating group chat class kung meron kayong hindi naintindihan. Ang layunin ng aralin na ito, kayo ay inaasahan na makauugnay ng konsepto ng paglilimbag sa paksa ng sining, nakakasusunod sa panoto at makapaglilimbag ng sarili kang sining, nakalilikhaan ng malikain at natatanging disenyo na nagagamit sa paglimbag. Balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Panoto. Sariin ang mga pangungusap. Isulat ang tama kung naayon sa proseso sa pagpipinta at mali kung hindi. Number 1. Ginagamit ang imahinasyon upang hatiin ang isang larawan sa foreground, middle ground at background. Ano ang sagot? Tama. Number 2. Hindi nito na ipakikita sa pamagitan ng wastong pagkulay. Mali. Ang kaalaman sa tamang kombinasyon ng kulay ay nakadaragdag sa angking talento sa pagpipinta. Tama. Ang painting ay isang uri ng sining. Tama. At ang huli, malaga ang wastong pagkakapeso ng mga bagay sa larawan upang maging makatotohanan. Tama. Meron ako dito mga larawan. Alin dito sa mga larawan na ito ang pwedeng magamit sa paglilimbag ng sining? Tama. Ang lahat ng mga larawan na ito ay pwedeng magamit sa paglilimbag. Ngayon naman, meron ako ditong pasasagutan. Panoto. Pagtapatin ang mga larawan sa hanay A, itapat ang mga larawan sa hanay B. Kung ito ba ay halimbawa ng paglilimbag gamit ang mga bagay na ito. Number 1. Ano ang inyong sagot? Tama, letter B. Number 2. C. Number 3. A. Magaling mga bata. Ngayon naman, tuklasin natin ang sining ng paglilimbag. Ano kaya ang sining ng paglilimbag? Ito ay pamamaraan ng paglilipat ng larawang iginuhit at inukit na maaring ginawa mula sa kahoy, goma, metal at iba pa. Inililimbag ito sa anumang bagay tulad ng papel at tela gamit ang ta. Ito ay nagmula sa China dan taon na ang nagpas. Ginagamit nila ito bilang pamamaraan ng pagtala ng kasaysayan sa kanilang bansa at pagkukwento galang mga larawan. Ang paglilimbag ay pinalawak bilang isang sining ng mga Hapon. Yokeyo-e ang tawag nila sa mga larawang nilimbag na nagpapakita ng pang-araw-araw na gawain at larawan sa buhay. May mga iba't ibang uri ng sining ng paglilimbag at ito ay ang mga una, monoprint, intaglio, aquatint, engraving, etching, mesotint, linocut, blackprint, lithography, silkscreen o serigraph, wood block print and dry point. Ang monoprint ay paraan ng paglilipat ng larawan sa papel o tela na iginuhit sa ibabaw ng isang bagay tulad ng salamin. Ang intaglio naman ay isang pangkat ng pamamaraan ng paglilimbag at paggawa ng limbag kung saan ang imahe ay inuukit sa pamamagitan ng paghiwa sa medium na panlimbag at ang nabuong ukit ang siyang paglalagyan ng tinta. Intaglio ay Italianong salita ng engrave. May mga halimbawa ng paglilimbag ng intaglio. Etching, dry point, engraving, aquatint, heliogravure, photogravure at mesotint. Ang aquatint ay isang uri ng intaglio, isang alternatibong paraan ng etching o pag-uukit na lumilikha ng tone sa halip na lines. Dahil dito, ito ay madalas gamitin kasabay ng pag-uukit upang makapagbigay ng parehong linya at shaded tones.
Engraving. Isang pamamaraan ng pag-uukit ng disenyo sa matigas, kalimitay patag na ibabaw sa pamamagitan ng pag-uukit gamit ang burin. Etching. Isang tradisyonal na pamamaraan ng paggamit ng malakas na asido o mordant upang makagawa ng disenyo sa metal. Mezzotint. Isang pamamaraan ng intaglio gamit ang dry point method. Ito ang unang tonal method na ginagamit upang makabuo ng half tones nang hindi ginagamitan ng lines o dot-based techniques gaya ng hatching, cross-hatching o stripple. Linocut. Kilala rin bilang linoprint, linoprinting o linoleum art ay isang pamamaraan ng paglilimbag kung saan ang uri ng woodcut ay ginagamit. Ang linoleum ay kadalasang nakadikit sa isang bloke ng kahoy upang maipakitang nakaangat ang medium sa paglilimbagan. Woodblock print. Isang pamamaraan kung saan ang mga salita o larawan ay inukit ng malaking bloke ng kahoy. Kapag may naiukit ng imahe, ang tinta ay ikinakalat sa ibabaw ng bloke at ipinapatong sa papel o tela bilang medium ng paglilimbag. Silk screen. Isang pamamaraan kung saan ginagamit ng mesh na maaring isang uri ng tela na may kakayahang sumipsip ng tinta. Ang mesh ay ginagamit sa paglipat ng tinta sa isang substrate maliban sa bahaging natakpan ng stencil. Dry point. Ang dry point ay isang pamamaraan ng paglilimbag na kabilang sa pangkat ng intaglio, kung saan ang isang imahe ay inuukit sa plate o matrix sa pamamagitan ng matulis na karayom ng matalas na metal, print making o diamond point. Ito ang halimbawa ng paglilimbag gamit ang rubber. Mga kagamitan: acrylic paint, tsinelas, lapis at ballpen, lagayan ng acrylic at papel. Mga hakbang gamit ang paglilimbag ng rubber. Una, iguhit ang disenyo sa lumang tsinelas gamit ang lapis. Pangalawa, gumamit ng ballpen upang mas malinaw ang disenyo. Pangatlo, dahan-dahan ukitin ang gilid ng disenyo gamit ang cutter. Pangapat, lagyan ng acrylic paint ang natapos na disenyo. Panglima, ipatong sa papel ang disenyo na may acrylic paint. Patagalin ng ilang segundo upang kumapit ang disenyo sa papel. At ang huli, gumamit ng iba't ibang kulay upang lumitaw ang kagandahan ng disenyo. Ngayon naman, sagutan natin ang mga nasa ibaba. Basahin natin ang panoto. Lagyan ng check kung ito ay isang uri ng sini ng paglilimbag na ipinakilala sa at pinasikat sa Asia, Europa, Africa at iba pang bahagi ng mundo. Ikis naman kung hindi naman. Una, silk screen. Ano ang sagot dito? Tama, check. Pangalawa, drawing. Wrong. Pangatlo, linocut. Check. Etching. Check. 5. Rubber cut. Wrong. 6. Painting. Wrong. 7. Monoprint. Check. 8. Stamp. Wrong. 9. Shading. Wrong. 10. Woodblock print. Check. Magaling mga bata. Ngayon naman, ano-ano ulit ang mga iba't ibang uri ng sining ng paglilimbag? Tama. Ito ay ang monoprint, intaglio, aquatint, engraving, etching, mezzotint, linocut, woodblock print, silk screen, at dry point. Ano-ano naman ang mga hakbang upang makagawa ng paglilimbag gamit ang rubber? Tama! Una, iguhit ang disenyo gamit ang lapis. Gumamit ang ballpen upang mas malinaw ang disenyo. Dahan-dahan ukitin ang gilid ng disenyo gamit ang cutter. Lagyan ng acrylic ang natapos ng disenyo.
Ipatong sa papel ang disenyo na may acrylic paint. Patagalin ng ilang segundo upang kumapit ang disenyo sa papel. At ang huli, gumamit ng iba't ibang kulay upang lumitaw ang kagandahan ng disenyo. Para sa inyong sasagutan para sa week na ito, meron akong ulit isi-send sa inyo ng mga activities. Sagutan ang mga sumusunod. Page 1, gawain 1. Gawain 2, page 1. Gawain 3, page 1. Gawain 4, page 1. Bago matapos ang ating lesson ngayon, nais ko mag-iwan ng isang kasabihan. The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. Sana meron kayong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat. Goodbye. Sa ulitin po. Have a nice day.